Alright mga boss, recording na naman tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome na naman ulit sa ating Munting Channel. Kamusta kayo mga boss? Kamusta po ang araw natin ngayon? So ngayon po ay Sabado at ang oras natin ay 9:30 ng umaga. Another day, another ride na naman mga boss. Alright! So ngayon ay exciting yung episode natin ngayon. Dahil ngayon mga boss ay pupunta tayong Bacolod para maghanap ng accessories at mga part nitong si Asyong. Dahil plano ko nang palitan yung mga ibang parts nito gaya nga ng nasabi ko. At dahil Bacolod yung pupuntahan natin mga boss, meron akong daan na na-discover. Hindi ko lang alam kung kailan nabuksan to. So yung daan na sinasabi ko ay yung circumferential na daan. Yung kung napanood nyo yung dati kong video o episode na dumaan tayo, binaybay natin yung kabuuan ng or kahabaan ng circumferential road mula Silay hanggang Bacolod. So ngayon ay merong daan pala na mula Silay lusot dito sa Victorias. So, ngayon ko lang din na nalaman to na meron palang daan kung gusto mong makaiwas sa highway. Although yung highway ay maluwag naman, pero alternative na daan lang naman to mga boss. So, sakop din to no, ng circumferential na road. So, doon tayo na daan ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung maganda ba yung daan. Pero merong part doon na medyo lubak-lubak pa no. Hindi pa sementado. Pero konti lang naman. Pero afternoon ay dire-diretso na ng circumferential road papuntang Bacolod na. So mamaya ay makikita nyo. So yung daan nito mga boss ay dito sa crossing. Papasok ka sa crossing central na tinatawag. At syempre dadaan ka dito sa Victoria's Milling Company. So tignan natin. Yung first time ko na dumaan dito ay namangha ako no, at nagulat na meron palang daan na hindi ka na dadaan sa highway. Kung ikaw ay umuwi sa Victorias ay magandang alternative na daan to no, para hindi ka na dumaan ng highway, diretso ka na. Although yung daan ay medyo lubak lang, pero ayos lang naman, at least diretso. Alright! Maganda yung panahon ngayon mga boss. Sana ay tuloy-tuloy na. Wala nang ulan. Wala ding init. Sakit sa balat yung init. Alright. So kung napanood nyo rin yung dati kong video ay regarding sa Villa Victorias. So dadaanan natin yung Villa Victorias. Actually doon papunta. Pag pumasok ka doon ay doon yung Villa Victorias. So dito ay didiretso ka. Maganda rin yung daan dito eh. Sementado din eh. Except lang syempre doon sa ano no, medyo lubak na area. Mamaya makikita nyo. Ang ganda ng panahon. Barangay ng Ka. So yung dinadaanan pala natin ay EB Magalona na no. Part na pala ng EB Magalona to. Hindi na Victorias. Pero sana ay yung lubak na area ay masimento na rin ano, para madaanan na ng mga kababayan natin na gustong umiwas sa highway. So makikita nyo mga boss ay sementado no. Kahit medyo liblib yung lugar eh, sementado naman. So ayos na ayos pag dito ka dumaan. Karamihan din sa mga dumadaan dito ay mga truck. So ito na yung sinasabi ko mga boss no. Hanggang dito lang yung sementado na area. Yung mula dito ay ayan na. Medyo rough road na. So hindi pa na de-develop to. So sana ay yung area na to ay ma-develop. Pero malapit lang din naman to. Mas okay nga ngayon kasi hindi umulan. Pag umulan ay medyo putik dito. Hindi pala medyo, putik talaga dito. Nakikita nyo yung lalim ng ano, ng mga lupa. Hindi na lang ay hindi umulan. Alright. So kung nakikita nyo medyo malayo-layo din no. Pero okay lang naman kasi konti lang yung kailangan mong daanan. So ito na yung mga boss no. So dito na area yung sementado na.
So kung nakikita nyo, parang bagong gawa pa lang ano. So mula dito hanggang dun ay dire-diretso na papuntang Bacolod. Yung itong daan na to ay dugtong yata papuntang, hindi ako sure kung yung daan na papuntang Gawahon, kasi may nakita ako before doon na parang yun yung lusutan nun, yun yung dugtong nun mula doon eh hanggang dito. So yun ay sana matapos na to. Kung nakikita nyo ay hanggang ngayon ginagawa pa rin ano. So sana ay matapos na to para dire-diretso na talaga mula Victorias hanggang Bacolod, na hindi ka nadadaan ng highway. So circumferential road yung dadaanan natin. Iwas highway na. Alright. So tara na, magpunta na tayong Bacolod. Dadaanan natin yung bagong circumferential road na connected hanggang Victorias City. Alright. So kung napapansin nyo, yung isang lane pa lang yung ginagamit, no? Yung kapilang lane ay hindi pa. So siguro ay hindi pa totally na tapos, kaya yung kabilang lane pa lang yung ginagamit. So hanggang ngayon ay ginagawa pa rin. Alright, ganda ng daan dito talaga, suwabe. Ginagawa pa rin. Naghuhukay pa rin sila. So may tulay din dito, no? Ganda ng tulay dito. Ito yata yung tulay lusot sa ano? Malugo River? Hindi ako sure. Tignan natin. Nga, no? Yung lusot sa Malugo na river. Sarap maligo dito ah. Taas. Yung dito. Picture tayo pang thumbnail. Alright mga boss, nagpicture lang ako saglit. So let's go. Isa ding tulay dito, no? Ano naman to? Ilog din. So medyo maliit lang na ilog. So maganda, no? Dalawa yung tulay dito. Ayan, no? Kung nakikita nyo mga boss, ay under construction pa rin. Construction is still going on. Alright.
motorcycle shop na pupuntahan natin mga boss sa Bacolod ay Nads Racing yata yung pangalan niya, no? Basta yun. So nirecommend lang naman to sa akin na puntahan ko daw dahil meron silang mga parts and accessories ng Aerox version 2. So sinearch ko sa Facebook page nila ay medyo marami nga, no? Maraming nagpapagawa sa kanila. Mukhang maganda yung motorcycle shop na yun. So yun yung pupuntahan natin ngayon. Alright. So ano ba yung mga parts na papalitan ko? Or ano ba yung mga idadagdag ko? So actually mga boss, may listahan na ako, no? Kung anong mga parts ba yun at accessories. Sana ay lahat ng nakalista ay available dun para mapalitan na natin. So hindi din ako sure kung lahat ba yun ay mapapalitan ko na o baka yung iba lang, baka kasi mapagastos tayo ng malaki. Kung medyo bigyan tayo ng discount ay baka posible na makapagpalit tayo ng medyo marami-rami. Pero bahala na, tignan natin mamaya kung anong parts ba yung mapapalitan lang natin at ano yung may iwan. Siguro yung mga importante na lang muna, no? So hindi ako sure kung saan babanda yung shop nila. Parang tinatandaan ko na lang sa Google Map kasi ayokong gumamit ng Google Map ngayon. Natamad ako kasi parang medyo maluwag to. Hindi ako kampante. Display lang to, display. So magtatanong-tanong na lang tayo kung saan banda yung Nads na motorcycle shop. Alright. Sarap talagang dumaan dito sa Circumferential Road kasi dire-diretso yung biyahe mo. Pag sa highway kasi, dadaan ka pang Silay na medyo traffic doon sa kanilang city at sa Talisay din medyo traffic din, no? At lalo na Bacolod, yung Bacolod ay medyo traffic din. So at least dito ay medyo na bawas-bawasan yung traffic dahil walang pa-traffic dito. Dire-diretso, Bacolod na tayo. Dito na lang tayo dadaan sa may bata, no? Yung lusot nun ay yung Pepsi dahil yun yung madaling dadaan na daan, kaya dito na lang tayo dadaan. Dito, no? Ito yung pinaka-traffic na highway dito sa Bacolod. Alright. So anong mga parts ba yung nandun sa aking listahan? So unang-una na gusto ko sanang palitan ay yung rear shocks niya sa likod. Yung shocks sa likod mga boss, palalagyan ko rin ng crash guard at papalitan ko yung canister lang, hindi full set para medyo may ingay naman ng konti kasi mahirap kung tahimik mga boss, no? Lalo na sa highway, hindi ka marinig ng mga ibang sasakyan para aware naman sana sila na nandun ka. Pero hindi naman yung masyadong malakas o mabulahaw na tunog, yung pasok pa rin sa LTO. So ano pa ba? Yung next ko na sana papalitan ay yung visor niya, yung may set na ng kasama side mirror. Marami din akong nakikitang ganun. So sana ay may available sila yung set na windshield at kasama na yung side mirror. Ano pa ba? At syempre palalagyan ko rin ng ng bracket, yung lalagyan ng ating top box or yung GB box na tinatawag, para marami-rami tayong mailagay pag tayo ay naglo-long ride. Alright. So ano pa ba? Hindi ko na matandaan yung iba, no? Bahala na. Pakita ko na lang mamaya sa inyo kung ano yung mga papalitan ko at idalagdag. At maglalagay din pala ako mga boss, no? Ng auxiliary lights dahil na-try kong bumiyahe gabi. Hindi talaga ako satisfied sa linaw ng headlight nito. Kumbaga kulang talaga. So palalagyan natin ang auxiliary lights to mga boss. Yung maliwanag na bumiyahe tayo ng gabi ay maliwanag pa rin.
So hindi ako sure mga boss kung dito ba. Tingin ko dito. Tingnan natin kung nandito si Nads. So ito nga, ito na si Nads. So nandito na tayo mga boss sa Nads. So try natin na magtanong sa kanila kung available ba yung nasa listahan natin. Alright mga boss, balik ako maya. Alright. Alright mga boss, kakagaling lang natin doon sa NAD. Yung buong pangalan pala ay NAD Project Racing. So binigay ko yung listahan ano, at medyo marami pala yun. Nasa 19 or 20 yata. So yung iba doon ay meron, yung iba naman ay wala. So yung wala ay yung crash guard na gusto ko din sanang palagyan. Yung shock sa likod, although meron silang available pero gold yung kulay. So hindi tugma sa gusto nating kulay. Although yung iba meron naman oh, meron silang mga auxiliary light, monorack, handle grip. At isa din sa wala sa kanila ay yung mirror set na kasama yung visor. So yung mga gusto ko sanang palitan ay hindi available. Tsaka side skirt, wala din sila. So yung sabi ko kay sir ay pa-orderan na lang. So sabi niya ay pwede naman daw orderan yon. So sabi ko ay order na lang and then message na lang ako no, kung available na lahat yung mga wala para isang salpakan na lang mga boss. Yun kasi yung gusto ko, yung isang ano na lang para hindi na ako babalik. Ayoko nang paisa-isa. Alright, so nasa na tayo? Sa public market tayo. So try natin pumunta sa dun sa may circumferential na motorcycle shop, yung Cafe Moto. Tignan natin kung ano ba yung meron dun sa kanila dahil gusto ko rin puntahan yun at gusto ko rin makita yung mga binibenta nila or yung mga available nila ng mga tax. Baka meron tayong magustuhan dun. So sana ay may lusutan dito no, papuntang circumferential road dahil hindi ko kabisado yung mga daan dito. Alright, sana ay meron. Mga boss, tayo ay pauwi na. So hindi tayo nakapagpalit ng ni isang parts at kahit accessories man lang ay hindi tayo nakadagdag dahil nga hindi available lahat ng ating items na nasa ating listahan. So hopefully by next week sana ay may available na at para ma-install na rin at mapalitan yung ating gustong palitan ng mga parts and accessories. Sana ay makatawag na no. Sana ay tumawag na si Nads next week kung ready na ba o hindi pa. So tayo ay pauwi na mga boss. Dito na tayo dumaan sa National Highway para mabilis. Sana ay walang traffic. So maraming salamat mga boss sa pagsama na naman sa akin kahit na hindi tayo nakapagpalit ng parts at nakadagdag ng accessories dito kay Asyong. Salamat pa rin dahil lagi nyo akong sinasamahan sa aking mga paglalayaw. So abangan nyo lang ulit mga boss yung mga susunod pa nating pupuntahan. Hopefully next week ay makabalik tayo dun kay Nat para ma-install na lahat ng ating mga gustong palitan na parts at accessories. At kung hindi man ay hanap na lang tayo ng ibang mapupuntahan next week dahil every week ay libre naman tayo. Gusto ko sana kasing
before sana akong pumunta ng Vito para i-blessing tong si Ashong ay sana ay napalitan na yung mga gusto kong parts para isahan na lang. Mas maganda kasi kung na-bless ay bago din yung mga parts para hindi na mapalitan, no? So abangan nyo lang ulit yung mga susunod pa nating mga pupuntahan, mga boss. So pansamantala ay dito na natin tatapusin yung episode natin ngayon. So kung nagustuhan mo yung episode natin ngayon, mga boss, baka pwede naman makahingi ng at kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe, mga boss, baka naman pwede magsubscribe ka na at like and share na rin kung nagustuhan mo yung episode natin ngayon. So maraming salamat, mga boss. Hanggang sa muli natin paglalayaw. See you on the next vlog, mga boss. Bye. Woo. Yeah. Alright.